Ay na, we're in La Union. Wala, hindi safe, pangit. Agu La Union. Agu. Yun, din na kami. Yan po, magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayong araw na Sabado, may lakad naman ako ngayon. So ngayon ang pinagkaiba, kasama ko naman ang aking OBR. At ngayon, sinundo ko siya dito mismo sa Pangasinan. At ang lakad namin ngayon ay papuntang La Union. Yeah. So isa sa mga bucket list namin itong puntahan ng magkasama itong most awaited La Union. Actually, sa lahat na nagplano ng lakad namin ito, kasi hindi naman talaga ako marunong sa mga ganitong plano-plano ng mga lakad eh. So ayun na nga, ngayong araw ng Sabado, bakit nga ba kami papuntang La Union? So ayun nung celebrate kami ng aming anniversary. So 7th year anniversary namin bilang mag-boyfriend girlfriend. Kaya ngayon, naisipan namin na maggala-gala sa medyo malayo. So ngayon talagang galing pa ako ng Marikina niyan kahapon. And then ngayong araw, tuloy ang lakad namin. Obe, hi ka naman. Hi ka naman sa mga viewers natin. Ayan, di ko lang alam kung naririnig niya siya. Pero, ayan po, kasama natin ang ating OBR ngayon. Araw na ito. Tara, at samahan niyo po kami ngayon sa aming lakad na ito. At sana walang magsana-sana all dyan. Hopefully, pa-enjoy niyo yung magiging video natin para sa araw na ito. Actually, ilang araw kami doon? Tatlong araw yata kami doon. Kaya, tatlong araw niyo kami makakasama in one video. Okay, sabihin mo naman yung mga viewers natin na mag-subscribe na. Ayan, hopefully sana naririnig niyo siya, no? Ayan na, tamaan niyo kami ulit. Let's go! Meanwhile, ano to? Uy, nilampasan ulit ako. Pasalamat. Uy, nakpa. Aba. Aba, buti na lang may OBR ako ngayon, di ako maiinggit. Kundi na-trigger na ako. Ayaw nga, no? Pagas tayo. Ay, kahit hindi na. Good morning po. Ay, itong bag pala. Baba ka muna. Hawakan mo muna yung bag. XES po. Full tank na. Eh, teka, ilapit ko lang po. Eto. Uy, ang ganda dito. Ano ba to? Furniture. Mga mukhang pala-union din yung mga yun. Sayang, di ka. Oo, ano ba yan? Anong arko ng ano yan? Taon yan? Oo, tigil tayo. Ayun na. Anong arko ba? La Union na lang yan? La Union yan, no? Ay, La Union nga. Pewan ko lang, tingnan natin.
Ayun na, we're in La Union. Wala, hindi safe. Pangit. Hitay mo ka. Hindi tayo safe dito, be. Sorry. Oo, delikado. Hindi tayo makapagano. Kaya, ha? Oo, nakabidyo na ako. Kaya nasa La Union na tayo, guys. Bilis din ang biyahe. 30 minutes lang yun mula dun sa Pangasinan. Pero malayo pa yung aming destination. Nasa dulo-dulo pa yan. Mga isang oras pa. Oh, 1 and 20 minutes. 1 hour and 20 minutes pa. O yan na to, Agu. Dito tayo sa Agu. Agu, La Union. Agu. Dito tayo sa Agu, La Union. Agu daw, Agu. Picture ka dito. Dito na lang tayo. Yay! Dito tayo sa Agu. Picture ka? Picture ka? Ha? Oh, sige, sige. Taas mo. Ayan. Diyan kami sa bawang. Kung umabot yata yung video kaya 30 minutes na lang and ang oras naman natin ngayon ay 9:40. Medyo maaga pa naman kasi alas 2 pa naman yung ano namin eh. Check-in. So, may time pa kami para mag-aliw-aliw. Ha? Kaya nga, dagat na nga yan. Kaya sinasabi ko sa'yo yung ano, parang dadaan tayo ng tabing dagat. Ayan o. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang alam kung kita sa camera, pero baka hindi. Ito, wala. Lalampas tayo sa dagat. Hindi na siya nakita sa camera. Parang bumababa. Wait lang, maluwag. Maluwag bumababa. Ayun o, nasa harap na natin. Dito pala yung pad na ito. Ha? Thunderbird. Ayan. Dito na yung Thunderbird. Hindi tayo pwedeng pumasok dyan ng walang ano, ano. Dito yata kailangan. Kailangan, oo. Dito pala. Buto lang naka-record ba yun na natin. Ayan. So, dito yung dito kami sa Thunderbird Resort. Gusto mo mag-ano dyan? Mahal dyan, eh, no? sige. Tara, continue na tayo. Ganda dito. Hello. Hello, fans. Hello, fans. Napakaganda dito. Ito ba talaga yung daan natin? Baka mamaya mali ako, ha? Ito tayo tinuturo ng mapa eh. Maganda dito. Dadalhin kita. Ano yung sasabi niya? Ano daw? Ay, ayan na yung lighthouse. Ayan na. Ang ganda dito. Grabe oh. Parang walang katao-tao. Sure ba talaga ito? Baka mamaya pinaano mo ko ba ha? Ay, bawal dito mag ano ba mag drone. May ano ito, Philippine Air Force. Welcome to Lighthouse. Nandito na tayo. Sure ka ba dito ba? Saan na po? Boss, pwede ano? Tanong lang. Saan ba yung papunta sa cliff dito? Open pa yun, open yan. Okay, sige. Medyo mga putik. Ah, putik.
Mabutik daw. Sa direct. Hindi. Sige boys, salamat ah. Maputik daw eh. Kaya rin yung sapatos mo. Ano, tatuloy pa tayo, wag na. Mag-picture na lang tayo dito. Alin. Mahali ka dito, mag-picture tayo. Para di masayang aming lakad at dahil nandito na lang din kami sa Poro Point Lighthouse, ay tinuloy na namin hanggang dun sa cliff view, sa overlooking view ng dagat, dito rin yan sa Poro Point. So nasa mga 3 minutes din siguro yung aming nilakad. Malapit lang talaga to sa mismong lighthouse. At pagdating namin dun, mapapawa ko na lang talaga sa overlooking view ng dagat dito. Hindi mo na alintana ang nakatakot abangin dito sa cliff ng Poro Point dahil na rin lang yan sa ganda ng tanawin, ang ganda ng overlooking view at may enjoy mo rin ang tunog ng hampas ng alon dito. Maganda sanang mag-drone dito, kaso nga lang nagtimpin na ako dahil meron ditong Air Force Base o merong military base dito na malapit. Kaya ito, 360 na lang yung aming ginamit at nag-picture-picture lang kami konti. Hindi na rin kami nagtagal dito. Ayun, katatapos na namin pumunta dito sa may Poro Point Lighthouse at doon sa Poro Point overlooking view nung dagat. So doon makikita mo napakaganda talaga. Yun nga lang medyo nakakatakot kasi medyo mataas. Pero maganda talaga yung view doon. Kung mabibisita kayo dito sa La Union, ay puntahan nyo na. Ano lang naman eh, saglit lang naman na trail. I think mga 1 minute kaya nyo nang mapuntahan yung bangin na overlooking view ng dagat. Napakaganda doon. And makikita nyo naman dito, napakaganda ng daan dito, di ba? Parang halos restricted area talaga to kasi nga may mga Air Force Air Base. I think since meron Air Base dyan, bawal talaga magpalipad ng drone. Kaya hindi na kami nag-try magpalipad ng drone dito. Risky. Baka mamaya makonfiscate yung drone namin. Alam nyo naman, kung responsible drone owner kayo, hindi kayo basta-basta magpapalipad sa malalapit dyan sa mga kampo ng mga sundalo lalo na kung airbase yan. Kaya hindi na namin tinry. Ang ginawa na lang namin sa itong 360 na lang yung ginamit namin. Kaya goods na. Anyways, ngayon punta na kami sa next destination namin. Saan ba destination natin be? Sa Machu Temple. Sasaglit lang ulit kami doon sa Machu Temple kasi alas 2 pa naman yung check-in namin sa hotel kaya marami pa tayong oras, 11 a.m. pa lang kaya sasaglitin muna namin yung Machu Temple. Tara, samahan nyo kami, let's go. Be, kaway ka na. Pwede maluwag na dito. Ay, lumampas na tayo. Ay, tanga. Gabi, bawal yata mag-U-turn dito. Yun pala, putik na wala sa isip ko. Dito yata. Ayun no. Hawak. Uy, nasakyan. Easy. San tayo? Ito, pag... Kaya pwede dito?
Ang second destination namin ngayon ay ang Machu Temple. Sabi nila, ang Machu Temple daw ay ang kauna-unahang Taoist temple dito sa buong Pilipinas. Ito ay may taas na katumbas ng 7 palapag na gusali at 70 feet above sea level. Ayon to sa City of San Fernando La Union government website. Ang Machu Temple ay ipinatayo noong 1975 sa pangunguna ni Tourism Minister Jose Diaz Piras kasama ang kooperasyon ng Chinese community. Kabilang sa mga atraksyon ng temple ang Majestic Five Door Gate, Golden Emblem ng Dragon, Bell Tower, Drum Babu Garden, at iba't ibang estatwa ng mga hayop na pinaniniwala ang good luck charms. Ang tourist destination na ito ay hindi lamang para sa mga Taoist devotees, kundi para sa lahat. Dahil marami ding mga taong iba't ibang relihiyon ang pupunta sa temple. Matatagpuan ang Machu Temple sa City of San Fernando, dito rin yan sa La Union. So ayan, paalis na kami ng ngayon ay dediretso na kami ng aming hotel or maghahanap kami ng kakainan kasi tanghali naman na at nagugutom na kami. Ayun o, may kainan dito be. Pero hanap tayo ng medyo deserteng kainan. So after namin mag-lunch at makapagpahinga ng konti, itinungo na namin ng San Juan La Union upang mapuntahan na ang aming unang tutuluyan para sa aming 3-day long trip dito sa La Union. At ayun na nga, dito sa Urbis Garden, bed and breakfast kami tutuloy. Dito yan sa beachfront, San Juan, La Union. So literal na beachfront talaga to kasi talagang paglabas mo doon sa kabila ay beach agad ng San Juan ang makikita mo. Ang sikat na sikat na beach ng San Juan. Siguro ngayong araw eh magpapahinga muna kami sandali. Siguro i-idlip ng konti bago kami mamasyal sa mismong beach ng San Juan. So, dito sa Orbis Garden. Dito kami mag-check-in ngayong araw na to. Yes. Sa po. Agad po. Sino lang ka? Sino lang po. Okay. Sa Orbis Garden. Dito ako check-in ngayong araw na ito at siguro ngayong araw ito kaya nga lang muna kami ngayong hapon and then bukas or mamayang gabi doon kami lalabas sa Utang Beach kakain. Alam mo na, siyempre La Union to. Alam nyo na yung mga gagawin dito ng mga tao. So, hindi yung gagawin namin. So, yeah. So, ito yung titira namin dito sa ito yung aming magiging tirahan ngayon dito sa Urbis Garden. So ito yung nandito kami no, Cabana Sea. Ayan, so yun yung makikita nyo, yung pinakang entrance niya. At mga pagpasok nyo dito is meron kayong marang isang maliit na kwarto dito. So lock muna natin ito no. So yan, so ito yung pinakang itsura nung aming kabana na titirahan ngayon dito sa Urbis Garden. So, ayan. Ayan nyo. So, ito yung pinakang room. Ayan. Glass siya. Tapos may mga kurtina lang. Diba? Ang cute. So, ayan. May mga paga sila. Tapos, since kwarto lang siya, may lounge dito. Ayan. Kita nyo, nandito yung
Nandito yung CR niya. Ito yung kubeta. Nandito yung paliguan. At ito yung lababo. So ito yung maging itsura nung aming kabana na titirahan ngayon dito sa Urbis Garden. So dito sa likod, wala siya, likod lang siya. And meron ditong urinal kung sakaling may gumagamit ng CR. So yan yung pinakang outside loop ng cabana, cabana C. Cabana C to. Yan, meron kami lamesa at mga upuan dito. Makita nyo, may mga nakatanim din ng mga halaman. So, yan. So, pasukin naman natin yung kwarto. Okay lang. So, ito yung pinakang kwarto. Ayan, di ba? Para lang siyang isang maliit na kwarto lang din. So, pasensya na sa mga kalat. Kita ka din. Pero yan, hindi pa namin naas yung mga gamit namin. So, yan, may aircon naman dito. May mga ilaw, di ba? Isa lang siyang napaka-cute na room na narentahan namin dito sa Orbis Garden. So, yan. Okay, balikan ko yung mamaya. The next day. Grabe yung daan. Hindi, sobrang tarik. Sobrang taas. Grabe, napakatatarik ng pababa dito. Oh my God.